about your speaker this evening. Yan, so yung napakagandang lalaki niyan. My name is Andres Ripalda. I am your speaker this evening. Now, graduate po ng BS in Math or BS in Mathematics. So, nagiging public secondary school teacher. So, 12 years po ako nag-work sa DepEd. Then, I joined this company, IMG, last November 2 of 2013. So, meaning, I'm almost 7 years na dito. Okay, so, I'm an executive marketing director of IMG, associate financial planner, then life license underwriter, certified financial educator. So, bakit po ako napunta dito? Actually, no, I was invited here, like you. So, nakinig lang po ako before, but then, nagustuhan ko ang mga tinuturo dito sa IMG. That's why nag-decide po ako na magiging part po dito. So, the rest na history na lang. Alright, so, sino ba ang IMG? No, at ano mong ginagawa natin dito? So, actually, IMG means International Marketing Group and we are a brokerage company na ang main focus po natin is about teaching financial education. Or, so, we have this global campaign for financial literacy. So, when we say financial literacy, so, tinuturo natin dito na kung paano mag-save, paano mag-invest, at paano natin i-secure, prepare ang self natin at family natin magiging secure for the future. So, ang pinaka main goal natin right now is to educate 30 million Filipinos by year 2030. And that's our financial literacy campaign. And our numbers right now, we are more than 1.8 million. So, napakarami na natin. And we are 22 years na in doing this advocacy, helping and educating people. Okay, so here are some reasons why we teach financial literacy. Because number one, the role of money is changing. So as you can see, the deposit interest rate of in the bank before, napakataas, no? But now, napakababa na lang. In fact, less than 1% ang interest rate ngayon. So we always give this financial wake-up call para we will not be left behind. Next is lack of financial education. So marami sa mga Filipino ngayon na matagal na sa trabaho, malaki na sa nakita, pero walang ipon, no? Bakit nangyari? Anong dahilan? Because hindi naturuan kung paano ang tamang pag-manage at paano ang tamang pag-ipon sa pera. So there was a survey na ginawa last 2018. The average Filipino has financial quotient of 53%. So napakababa, no? When it comes to management, napakababa. So that was that survey was ginawa no last 2018 in the Citibank. Nakita din yan sa president natin kaya ginawa niyang mandatory financial education sa mga Filipinos para magiging entrepreneur. Okay, so yun know, is isa to sa mga dahilan. Next is that people live longer today. So this is one of the reason. Ang mga parents natin no umabot pa ng 90 yung iba, pero actually life expectancy last 2015 ang mga lalaki is until 69, women is until 75. So if you look at this one, these numbers actually 15 years na naging retired na or unemployed. So dito po tayo posibleng mahirapan kasi sa edad na yan, of course you are already retired, so wala natin trabaho. So ang tanong dito, kung prepared ka ba mag-retire? Mayroon ka bang ginawa ngayon para pag mag-retire ka, at least hindi ka mahirapan? Kasi maraming nag-retire na nagkaroon ng retirement crisis. Hindi lang isa, marami. No? Thousands of people na nag-retire. Nung nag-retire sila, marami pang sakit. O diba, pag edad mo ng 75, alam mo ba na pag dumating ka na sa puntong 85, actually, marami tayong sakit. So sabi nila, mag-reunion na daw ang sakit natin. Marami tayong high blood, may high blood tayo, may arthritis tayo. So possibly yung mangyari sa iyo. So mayroon namang programs na ginawa ngayon, ginawa sa government natin, may PhilHealth, may SSS, but we all know that the process of these programs limited. In fact, may mga kilala tayo na mga SSS pensioner pero hindi pa rin sapat ang pension po nila. Kaya ang ginawa nila, nag-request po sila sa
SSS or sa government natin na sana i-increase ang pension po nila. Pero ganun lang talaga ang pwedeng i-provide sa SSS. So marami talaga tayong sakit. Kaya ngayon, kailangan mo matuto kung paano mamanis para makapag-prepare tayo, especially during old age. Kasi darating ang time na mag-retire ka, paano ka kung tumanda ka na wala kang ipon. So number four, because of the high cost of living. So ang presyo ng mga bilihin ngayon nag-increase, no? Maraming lahat ng mga bilihin ngayon nag-increase. And this is one of the reason. Many people have difficulty in saving money for their future needs. Bakit tumaas ang presyo ng mga bilihin? Ito, hindi talaga natin napigilan sa inflation. So we can't control this one kasi nasa government natin to, di ba? So parang hindi talaga maiwasan yan. Now, ang salary natin until now, ganun pa rin, walang pagbabago. So kaya maraming mga nagtrabaho ngayon, mga employed, nagtatrabaho, pero ganito ang nangyari, baon sa utang. So ganito din po ako dati when I was still employed sa DepEd, baon sa utang din. So yun, hindi talaga maiwasan. Sabi ni Robert Kiyosaki, he said that money without financial intelligence is money soon gone. So importante talaga na matuto tayo para hindi masayang or mapunta sa wala ang pinaghirapan natin. So this evening I will be sharing, no, isa sa mga pag-usapan natin ngayon is about the basic of stock market and mutual funds investing. So if you want to build long-term investment, first you need to understand how money works. So dapat alam mo kung paano gumalaw ang pera mo. So there are two types of income. So first, active income. So this is an income from your direct labor. So kailangan mo itong pagtrabahoan para meron kang income. So kailangan mong kumayo dito para meron kang kita, no? So ngayon meron kang trabaho, so meron kang salary. Ang mga doktor, kinuha nila ang income nila sa patient. Ang lawyer, meron silang client. Ang OFW and seafarer, nag-rely po sila sa contract. So the minute mawala ang contract, matapos ang contract, uwi sa Philippines, walang savings, walang income. So active income siya. Now, ang iba, may yung agent, meron silang commission. So these are the source of income na talagang for me, it's not enough na meron kang active income. Second type of income is passive. So passive income is an income keeps coming even if you're not working. Like you can see here below, nakahiga lang siya sa bed, pero meron siyang pera. Kasi you stop working, your income continues. So interest income from investments like mutual funds, stocks, bonds, long-term healthcare. Ang iba, meron silang royalty income, like meron silang business. Then ang iba rin, meron din silang rentals income, yung mga may pinaupahan sila na building or yung mga boarding house. So parang gano'n, no? Passive income. So itong income na to, makapag-relax ka kasi hindi ka nagtrabaho. Ang pera na ang nagtrabaho for you. So do not work hard for the money. Let your money work for you. Kasi mas maganda pag ang pera ang nagtatrabaho para sa'yo. No? How do we make money work for us? So si Albert Einstein may na-discover siya na formula, Rule 72, the power of compounding interest. So then dividing the number 72 by the interest rate of your savings or investments will give the estimated number of years it will take for you money to double. So madaling salita, kung mayroon kang 10,000 pesos ngayon, nag-open ka sa bank ng savings account, at kung bibigyan ka ni bank na 1%, kailan magiging 20,000 ang 10,000 mo? Using the formula Rule of 72, i-divide natin ang 1% to 72. 72 divided by 1 is equal to 72 years. Meaning, ang 10,000 mo magiging 20,000 siya after 72. So, if your age right now is 30, 72 plus 30 is equal to 102 years. So, sobrang bagal. O, di ba? So, yun lang ang ibibigay sa iyo sa bank. O, di ba? Pero for example, si bank is generous to you at bibigyan ka ng
or binigyan ka ng 4%, so siguro ang open mo dito yung mga savings, no, yung mga time deposit na meron kang time frame na pwedeng hindi mo pwedeng kunin kung hindi na na-follow ang years, no? So kung sa 4%, dito mo malalaman kung kailan magdodoble ang pera mo. So 72 divided 4 is equal to 18. Then if your age right now is 29, every 18 is nagdouble ang pera mo. So kung meron kang 10,000, magiging 400,000 siya. O, diba? Pag 65 years old. So ang tanong, 400,000 para sa'yo, malaki ba siya or maliit? Maliit lang yan kasi ang kalaban mo dito is the inflation. Yung pag-increase sa presyo sa mga bilihin natin. Now, after depositing your money in the bank, ano kayang gagawin ni bank sa pera mo? Ilagay lang ba nila sa vault or i-reinvest nila? Of course, i-reinvest nila kasi may alam sila ng mga investment vehicle na magbibigay sa kanila ng malaking interest. Alam nila ang 8%. Dito sa 8%, every 9 years siya magdodouble ng pera mo. So, di ba? So, of course, 29 years old din dito, pero si bank na ang nag-reinvest ng pera mo. O, di ba? Every 9 years po siya nagdodouble. So, pag 65 years old mo dito, nagiging ang 100,000 mo, nagiging 1.6 million na siya. O ngayon, kunin mo ang 400,000 dito, of course, mag-withdraw din si bank ng 400,000 dito at ibalik nila sa iyo. So, ang naiwan ni bank, 1.2 million. At ano ginawa nila sa 1.2 million mo? Yun, pinasahod nila sa mga empleyado nila, binigyan nila ng mga bonus, then nag-open sila ng other branch. Now, ang bangko, no, ang iba po dyan, of course, nilipat nila sa medyo mataas ang return kasi ang bank, may alam sila na mataas ang return dito sa 12%. Kung dito ang pera mo na-invest, ganito ang mangyayari. Kung ang edad mo is 29, 100,000 pera mo, ang pera mo pag 65 years old dito, nagiging 6.4 million. Kukunin mo dito ang 400,000 sa bank. Si bank, kukunin din nila dito ang 400,000 at ibigay nila sa'yo. So, 6 million ang naiwan. O, diba? Yun po ang cost of ignorance kasi pinaubayan mo lang sa bank ang pera mo. O, diba? Kaya ngayon, kung tingnan mo ang Philippines, sobrang dami sa mga bank. No? Marami, no? Almost every corner may bangko. Kaya no, dapat alam natin na kung paano pala gawin. In fact, bangko ngayon is one of the best business, no, in the financial industry. Kasi marami mga tao ngayon na depositor mindset. Now, kung may alam ka lang, siguro ikaw siguro ang maka-benefit po dito. So lahat siguro natin dito, no, gusto po tayo magkaroon ng 6 million or 6.4 million. So ano gagawin mo? Simple lang. Kailangan mo, alam mo kung paano ka magkaroon ng 6 million. Actually, there are two ways. Una, you work. So pera, kailangan mong pagtrabahuan para magkaroon ka ng 6 million. Pangalawa, money work. So meaning, pera ang nag-work for you. For example, you work for the money. How many years you work to make 6 million? Of course, kailangan mo siguro mag-save ng 200,000 per year. Magtrabaho ka for 30 years at magkaroon ka ng 6 million. So, you need to earn 15,000 more or less and iponin mo lahat at magkaroon ka ng 6 million. So, dito parang hindi ka kumain, wala kang binili na kahit ano, inipon mo lang sa lahat. Magkaroon ka rin ng 6 million. Pangalawa, money work. So, ang pera, magtrabaho para sa'yo. Of course, kailangan mo ng pera. So, for example, mayroon kang 100,000 ngayon and then you invest it at 12%. Maghintay ka lang ng 36 years. So, 36 years waiting. So, magiging 6.4 million na siya. O, diba? So, kailangan mo ng pera para magkaroon ng pera. Ang tanong, mayroon ka bang 100,000 ngayon? Kung wala kang 100,000, siguro kaya mo siguro mag-discipline. 33 pesos every day, kaya mo siguro. So, that's only 1,000 pesos per month. No? So, if you discipline yourself and save and invest it at 12% rate of return, gawin mo siya every month for 36 years, magiging 6.4 million din siya. O, diba? So, the same lang ang return. But then, here, hindi mo kailangan maging mayaman ka para makapag-invest ka. Okay, so,
So, in building, no, in preparation, or mag-invest po tayo, so nakita mo siguro dito, may bank, may mutual fund. Pareho po sila legal. Diba? Pareho sila legal. Kung ikaw ito nasa gitna, anong gagawin mo sa pera mo? Kung dito ka mag-invest sa bank, ang tawag sa pera mo, savings account, ang tawag sa iyo, depositor. So, anong gagawin sa, ni bank sa pera mo? I-reinvest nila dito sa government securities, commercial papers, like treasury notes, treasury bills, then sa corporate bonds. Ang iba, na doon din nila na-invest sa stocks and equities like Philippine Stock Exchange, ang mga publicly listed companies sa Philippines. May mga retail loans din sila, like credit cards, house loans, car loans, business loans. Ang iba, mayroon din silang salary loan. Nag-invest din sila doon sa real estate. Ang kikitain ni bank dito is 12% or more, no? More than 12%. Ikaw as depositor, ang kikitain mo dyan is only 0.25%. So, napakababa. Okay, so dito sa mutual fund, ang pera mo is investment. So, ikaw as you are shareholder. So, anong gagawin ni bank sa pera mo? I-reinvest din nila dito sa tatlo, no? Sa government securities, commercial papers, and stocks and equities. Diba? Dito rin nila ilagay ang pera mo. Ang kikitain ni mutual fund dito, the same, no? More than 12%. Ikaw as a shareholder, magkano ba ang balik nila sa'yo? 12% din. O diba? So, the same lang, diba? Walang pagkakaiba. O kaya, kung dapat, kung mag-invest ka, for example, mag-invest ka ng 1,000 pesos ngayon, so tapos dito mo siya malagay sa, or ma-invest at 4%, hindi ka talaga mag-expect na pag 30 years from now, magiging 1 million yan. So kaya dapat, alam mo kung saan mo ilagay ang pera mo. And then alam mo rin kung magkano yung goal mo. For example, 1,000 pesos ang i-invest mo, dito mo siya ilagay sa 12%, gagawin mo siya for 30 years, magiging 3 million yan. So, if you continue to invest 1,000 pesos per month, ginawa mo siya for 35 years, magiging 5.8 million siya. Meaning, hindi mo kailangan millions or thousands of money para magiging millionaire ka. Pagtanda mo, kailangan mo lang dito, regular, constant, then you have enough time to invest. O, diba? So, ang tanong ko sa inyo ngayon, if you are an OFW, 1,000 lang ba ang kaya mo para i-invest mo, para sa future mo? Siguro, kaya mo siguro mag-invest 5,000 per month para sa goal mo. Kung dito mo siya ma-invest at 12% at ginawa mo siya for 10 years, magiging 1 million siya, 1.1 million. O siguro 10 years from now, kung may anak ka na magka-college, o pwede mo siyang kunin para pangbayad ng tuition fee. Or mayroong ibang option, pwede kang magnegosyo, or pwede kang magpatayo ng mag-create ng sarili-sarili store, 'di ba? Parang ganun. So importante na meron kang enough time. Ah, 'di ba? Kasi pag wala kang calculation dito, hindi mo siya kinumpute. So parang naglalakad ka sa isang daan na hindi mo alam kung saan ka pupunta. So importante meron kang goal. So magkano ba ang gusto mo? So kasi kung hindi po clear ang goal mo, parang mahirap sa iyo na ma-achieve po 'yon ang mga pangarap mo kasi wala kang target. But remember, the higher the yield, the higher the risk. Know your risk tolerance. The best way to reduce the risk if you want to invest in mutual fund in stock market is to invest in mutual funds. So there are three types of mutual funds. First, bond funds. This is conservative. Capital preservation, 4% to 6% per annum. A bond fund is a low-risk type of mutual fund that invests mostly in fixed income instruments such as government securities and corporate bonds. So this is short-term, 1 year to 2 years lang, pwede mo nang kunin ang pera mo. Second, balanced funds. This is moderate and capital growth is 12 to 15% per annum. So this is moderate type of mutual funds that invest in combinations of equities and stocks and fixed income instruments. So dito sa government securities and blue chips companies. So that is why this is medium term, 3 years or 5 years, pwedeng kunin ang pera mo. Third is stock funds. This is aggressive. Capital appreciation
is 15% to 18% per annum. So dito, hindi nakasali dito ang government. So kaya ang tawag dito aggressive type of mutual funds. So ang funds na invest mostly in shares or stocks of corporation. So it is long term. So 5 years or more, pwede mo nang kunin ang pera mo. So dito siya sa blue chips companies. There are three scenarios. So scenario one, scenarios in investing in mutual funds. Scenario one, price of stocks, prices. So like this graph. Scenario two, so price of stocks drops and gains back. So parang bumaba siya, tapos nakabalik po siya. Third scenario, price of stocks drops and rises slowly. So if you look at the graph, pataas po siya o pababa, pero unti-unti nakatumaas din siya. Let's say, in scenario one, let's say you have 1,000 pesos per month to invest. Okay, so let's say in the first month, 10 pesos per share ang mutual fund. Ang fund mo dito is 1,000 pesos. 1,000 divided by 10 is equal to 100 shares. So nakabili ka ng 100 shares. Doon parang paper asset mo na din siya. Next month, tumaas ng 12. So 1,000 divided 12 is equal to 83.33 shares. Ito po yung nabili mong shares. Next month, tumaas po siya ng 14. 1,000 divided 14 is equal to 71.43. Then, next month, nagiging 16. So, 1,000 divided 16 is 62.50. Then, the next month is 18. 1,000 divided 18 is equal to 55.55 shares. Last month is 20. So, 1,000 divided 20 is equal to 50 shares. So, accumulation of shares po ito. Add natin lahat ng shares na yan. So, 100 plus 1 plus 83 plus 73 plus 62 plus 55 plus 50. So, ang total shares dito, umabot po siya ng 422.81. So, kung ibinta mo yan, base po tayo dito sa last price. So, ang last price is 20. So, 20 times 422.81. Now, ang value is 8,456.20. Yung ang total contribution mo is 1,000 per month for 6 months. So, you contribute 6,000. Now, your gain after 6 months is meron kang 2,456. So, dito sa scenario 1, kumikita ka. Scenario 2, let's say you have 1,000 pesos per month to invest, the same in scenario 1. But in scenario 1 or in scenario 2, sa first month, 10 pesos per share din sila. Sa first month, so 100 shares. Pero, in the second month, bumaba ng 7. So, 1,000 divided 7 is 142. Tapos, bumaba pa ng 5. 1,000 divided 5 is equal to 200 shares. Then, tumaas ng 6. So, 166.70 years ang nabili mo. Then, nagiging 7. Then, the last price is 10. So, 100 shares ang nabili mo shares. So, again, accumulation, i-add natin 100 plus 142. Then, the total shares is 852.50. Now, again, the last price is 10 pesos. So, 852.50 times 10. So, your total value is 8,525 pesos. Total contribution for 6 months, 6,000. So, your gain after 6 months, mayroon kang 2,525. So, kumikita ka pa rin sa scenario 2. How about in scenario 3? So, let's say the same amount, 1,000 pesos per month to invest. In scenario 3, dito, bumaba po siya. So, sa first month, 10 pesos per share pa rin. 1,000 divided 10 is equal to 100. But then, the second month, bumaba ng or bumagsak ng 4. So, 1,000 divided 4 is 250 shares. Bumagsak pa siya ng 2 pesos. So, 1,000 divided 2 is 500. Then, bumaba pa siya ng 1 peso. So, 1,000 divided 1 peso is 1,000 shares. Then, naka-recover po ang market. Nagiging 2. So, 500 shares na nabili mo. Then, the last price is 5 pesos. So again, i-total natin, i-accumulate lahat ng mga shares dito. So the total shares is
2,550. Again, the last price is 5 pesos. So para malalaman mo dito kung magkano ang value dyan, kung ibinta mo siya, so i-multiply natin 2,550 times 5. So yung total value is 12,750. Contribution mo dito is 6,000. So your gain after 6 months, mayroon kang 6,750. O dito, kumikita ka pa rin dito sa scenario 3. O diba? Kahit ano yung scenario, may kita tayo, diba? Pero dito sa scenario 3, mas malaki ang kita mo. O diba? Kaya kung tingnan mo ngayon, kung i-relate mo ngayon ang panahon ngayon, mas maganda dito, nasa scenario 3 po tayo. O diba? So, ang mutual fund is the secret of the wealthy. Kaya dapat alam mo kung paano gumalaw ang pera dito sa mutual funds. So, tingnan mo dito sa Philippine Stocks Exchange Index. So, every time may crisis, may bumaba ang shares. Like, time ni Marcos, may people power, bumaba ang shares. Then, may kudita, bumaba naman. But, the history, tumaas. So, ibig sabihin, paulit-ulit, bumaba, tumaas, parang ganun. Every time may crisis, mababa ang market. May isang financial crisis, may isang revolution, may global financial crisis. But if you look at the graph, the arrow is increasing. No? So kaya dapat alam mo ang strategy. Alam mo kung kailan ka mag-invest at hindi kailan mag-invest. So buy and hold strategy. Bili ka lang ng bili at huwag mong ibinta. So long term. So piso cost averaging. So mutual fund stocks and equities is a pooled money from different investors. So kaya ang tawag po dyan is aggressive in capital growth. So this is the workflow of mutual funds. So this is the investor. So investor pours money with fund house. So ang fund house, nag-gather siya ng maraming pera, mag-appoint po siya ng fund manager. So fund manager is the expert. Siya ang bumibili ng share dito sa Pure Gold, sa BDO, sa Jollibee. O, siya po yung expert po dito. So ang role mo dito, ang role mo lang is to invest or to put your money in the mutual fund, in the fund house. So si fund manager na pong bahala. So of course, fund manager invest in securities like stocks, bonds. And it will generate returns, of course. And lahat ng returns mapupunta sa investor. O diba? Yung nakagandahan dito sa fund house, sa mutual funds. Ang bangko, mayroon din silang mutual fund. So kung doon mo nilagay ang pera mo sa bank, si bangko is also an investor. So of course, the same lang ang flow, mayroon din silang fund manager, and then ang pera mo, ang bangko ang nag-invest, so si bangko ang naka-benefit. So as simple as that. So dito na makikita natin sa balita, no, from Philippine Daily Inquirer, it is SS invest 3 billion in mutual funds. Anong company? Phil Equity. O dito siya nag-invest. Ibig sabihin, ang SS nag-invest dito, so ibig sabihin, pwede ka rin mag-invest. So, ang contribution mo dito sa SSS, so, sa pension mo, dito mo siguro kasali dito sa 3 billion ang pera mo. So, kung pwede ka mag-invest dito sa Philiquity, gagawin mo na lang. So, kaya yun ang advantage dito. Maraming advantages kung mag-invest po tayo in mutual funds. Una, it is professionally managed. So, kanina, sabi ko kanina, mayroon tayong professional fund manager. Siya po yung nag-manage ng funds natin. So, pangalawa, it is very liquid. So, kailangan mong if ever you need money, you can withdraw your funds, no? 4 days to 5 days, pwede mo nang makuha ang pera mo. So, yun to po yung advantage. Ang iba dyan, nung walang alam dito, of course, katulad ko before, nag-invest po ako sa, tawag dyan, nag-invest po ako sa Solid. Nagpatayo ko ng bahay at lupa, or bili po ako ng bahay at lupa. At ganun din ang ginawa sa iba, kasi yun ang common. So kaya lang kung ang investment mo is solid, kung kailangan mo ng pera, hindi mo mabilis or madali ibinta ang lupa mo kasi kailangan mo buyer. So malulugi ka kung ibinta mo siya ng mura, di ba? At paano kung emergency, di wala kang choice. Ibinta mo na lang. No? So, parang ganun. So dito sa mutual fund, liquid po siya. So mabilis mo lang siyang kunin ang pera mo kung kailangan mo. And it is low initial investment requirements. Ibig sabihin, hindi mo kailangan millions. Kung mayroon ka lang 1,000 pesos, makapag-start ka na kaagad. So, very low initial investment. Then it is very transparent. If gusto mo siyang tingnan everyday, you can check.
Okay, so transparent po siya. And it is diversified. Ibig sabihin, so ang mutual fund kasi naniniwala sa kasabihan na do not put all eggs in one basket. Kasi pag na bumagsak ang basket mo, basag din lahat ng itlog. So kaya dito sa mutual fund, diversification. So some of your money napupunta doon sa SM, napupunta sa Ayala, sa BDO, so parang ganun. Now, diversification siya. Ito maganda. It is forever zero sales load or entry fee. So, walang charges kung mag-invest ka sa mutual funds, especially mutual funds na provider sa IMG. Okay, so walang entry fee. And its gains and profits are tax exempt. So, walang withholding tax. Okay, so meron po kaming kasama nag-invest in Phil Equity. Okay, so last 2009, so ang pera po niya 5,000, 'di ba? This ito po yung pera niya. Na-transact po siya May 14 of 2009. Price per share last 2009 is 9.70. So 5,000 divided by 9.7. How many shares? Nakabili siya ng 496. Pag 2014, so meaning 2009 to 2014, 5 years po siya. After 5 years, nagiging 31.57. So, kung i-multiply mo siya dito sa outstanding shares, nung nabili niya pag 2009, ang value is 15,661.45. So, if you look at the result here, almost times 3 po siya, tama? Times 3. So, ganyan magtrabaho sa pera. So, tulog siya for 5 years, mayroon siyang pera na. Diba? Malaki na ang pera niya. Ganyan magtrabaho, kahit tulog ka, may kita ka pa rin. Pero ang mali na lang dito, nakita ko, ang mali lang niya, hindi siya consistent na nag-invest. One time lang siya nag-invest. Di ba? Kung ako sana dito, mag-invest pa ako na mag-invest kasi mas malaki ang kita mo. Di ba? Sabi kanina sa scenario, so consistent ka lang mag-invest, malaki ang kikitain mo. So, let's say for example, nakapag-invest ka rin sa 2009, 5,000 pesos din pera mo. So meron ka ring ano, meron ka ring 496. But last 2018, so as record sa pifa.com.ph, so ang Phil Equity nagiging 41.66 po siya. So ang for example, ang 496 shares mo, kung ibenta mo siya sa tag 41.66, magkano po ang value diyan? So 20,664.25. So 5,000 lang ang capital mo diyan. So meron kang 15,664.25. So ito na po yung kita mo sa 5,000 pesos for 9 years. Imagine. So magkano bang average income mo dito? So meron kang 1,740.46 per year or 34.8% per year. So, saan ka ba makahanap ng ganitong income? Average. Kung doon ka sa bank, bibigyan ka lang ng below 1%, that's 0.25%. So, hindi ka talaga makahanap. So, dito sa mutual fund, may advantage po kung alam mo kung paano ka mag-invest. So, sa IMG, we have mutual funds and stock market, no? So, ito po yung mga access natin. So, actually, IMG, sabi ko kanina, we are brokerage company, one of the biggest brokers sa Philippines, sa financial industry. And then we have benefits. Right now, we have 35 benefits. Pero ang pag-usapan lang natin ngayon is number 18 and number 19. So ano ba yung number 18? This is exclusive to IMG members, the free investment seminars. So pwede ka maka-attend sa mga seminars natin. No, if you are a member, you can attend workshops. So lahat ng mga seminars dito, walang bayad. So ito ang pinakamaganda. The minute you apply, mag-invest po tayo, wala kang bayad or zero entry fee. Sa iba dyan, alam mo ba kung magkano ang charges po nila or entry fee? 2% to 3%. So ibig sabihin, kung mayroon kang 100,000, nag-invest ka ng 100,000 ngayon, magkano ba ang 3% sa 100,000? 3,000. So kung isang business ka lang mag-invest, siguro hindi mo siya ma-feel. Pero kung every month or consistent ka mag-invest, malaki na ang kawalan sa pera mo. So here in IMG, we have the mutual fund providers, we have Sun Life, we have FAMI, we have Philam Asset Management, Phil Equity, Atram, Soldivo.
So these are the companies na wala po tayong entry fee kung mag-invest po tayo dito. Meron pa tayong fund manager, di ba? So this is one of the advantage, no, sa kung dito tayo sa mutual fund mag-invest na provided sa IMG. Marami namang mga mutual fund companies somewhere out there. Pero yun nga lang, magbayad ka kung mag-invest ka doon. So dito, walang bayad, mayroon ka pang libre na trainings. At matutunan mo talaga kung paano po siya, paano ka mag-invest. But dito sa number 9, the company will give you access to a stocks online trading platform with free investment guidance and analysis and updates. Ano ibig sabihin dito? So parang ikaw ang bumibili ng share ni Jollibee, ni Ayala, ni SM. So kung magaling ka sa pagbili ng shares, mayroon ka ng experience, pwede mo rin gawin yan. Pero, too risky po siya. Posible kang malugi kasi kung bago ka pa sa pag-i-invest, parang at the same lang yan kung mayroon kang bagong kutsi o bagong car, tapos new ka pa sa driving, posible kang mabangka or na-crash. The same din dito sa pag-invest kasi nagbabay and sell ka dito, so parang gambling din siya. So kung hindi ka marunong, so hindi ka expert po dito, posibleng malugi tayo. Kaya ang advice ko, focus lang po tayo dito sa number 18. So ito kasi ang ginagawa ko, hindi po ako sumubok dito kasi ano bang alam ko sa pag-buy and sell. In fact, I'm a teacher, so wala pong alam sa mga company, no? Kung hindi po ako napunta dito sa MC, kung hindi ko malalaman na mayroon po palang Soldivo funds, mayroon po palang Sun Life, o diba? So, ito ang pinakamaganda ngayon. The minute you become a member of YMG, simple lang talaga. Kung mag-member ka na dito, automatic mayroon kang 1,000 initial investment. Pwede mo siyang dagdagan, no? Part po siya or package na po siya sa membership benefits. So, automatic, kung kahit hindi ka pa marunong mag-invest, automatic mayroon ka ng initial investment. Pwede mo siyang dagdagan, pwede rin hindi. Yun ang magandahan dito. Pwede ka nang makapagsimula agad. So, do you know that even if you have 1,000 pesos, pwede ka nang makapag-start dito, makabili na ng shares dito. Yun nga lang, indirect. Kasi pag ginawa mong direct, tapos ang pera mo, 1,000 pesos lang, so, maubos ang oras mo, kailan ka pa magiging mayaman dyan, wala kang ibang gagawin, kundi magbabay and sale ka, tapos ang pera mo, 1,000 pesos lang. Dito ka na lang sa indirect. Kasi pag indirect, some of your money, mapupunta doon sa Jollibee, mapupunta dito sa San Miguel Beer, mapupunta dito sa BDO. So some of your money. O, di ba? So dina-diversify po nila. Di ba? Now, gusto mong dagdagan, pwede ka mag-add dito. So kung ang goal mo is long term, mag-invest ka ng maraming beses para at least ma-fail mo or makikita mo kung paano gumalaw po siya. Kasi mag-add lang po tayo dito na mag-add. Now, ito pinakamagandang investment ngayon si Jollibee. Oh, si Jollibee, we can access that sa mutual funds or stock market. But actually, there are two ways to invest in Jollibee. First, you become a franchisee and invest more or less 30 million to open one branch. If you have 30 million right now, edit pwede kang mag-franchisee. But if you don't have 30 million right now, pwede ka sa number 2, become a shareholder in the stock market or mutual funds, you only need 1,000 minimum for initial investment. The question is, how much do you have right now? Diba? Kung tingnan mo si Jollibee, last 2010, 52.50. 2013, 109 shares per share. 2016, 205 na sila. 2019, 216. Meaning, if you invest 100,000 dito sa 2010, nagiging 200,000 na siya pag 2014 o 2013 kasi nagdudubli na ang price. Pag 2013, kung naka-invest ka dito, 200,000, hindi mayroon ka na rin 400,000 dito. What if ang na-invest mo dito, 1 million? Hindi pag 2013, nagiging 2 million siya. O, di ba? Kaya kung tingnan mo, pag 2020, this year, bumaba ang price ni Jollibee kasi may pandemic. Pero hindi po ibig sabihin na si Jollibee mababankrupt na. O, di ba? Alam mo ba kung kailan mangyayari ang RESCO dito? Ang RES? Ang RES hindi po dito nung bumaba ang share ni Jollibee.
ang rest dito. Nung tumaas ang presyo ni Jollibee, hindi ka naka-invest dito sa mababa, yun ang rest. Hindi, kasi hindi ka kasali. Hindi ka kumita. Ah, di ba dun ang rest? Kaya ngayon, bidang-bida ang mga shareholders, lalo na kapag nakapag-invest ka ngayon, bumaba ang Jollibee shares. Ah, di ba? Now, ang tinuturo namin dito sa IMG, kailangan mo malaman ang mga priority natin or priority mo. So, kailangan mo mabuild, no? So this is one of my of the benefit na natutunan ko dito sa IMG. So you need to build a solid financial foundation. So in building a solid financial foundation, you need to it's like building a house. You must build it from the ground up. Build it right and build it strong. So this is the solid financial foundation mo. So first, mag-start po tayo dito sa pinakamababa. Dapat mayroon tayong healthcare. Actually, there are two types of healthcare. May short term, may long term. So ano ba yung short term? Short term yung healthcare sa company mo. Kung wala ka na sa company mo, wala na ka na rin healthcare. So kaya kailangan mo may supplemental. Ang supplemental is long term. Kasi ang long term healthcare is healthcare po siya na ikaw ang policy owner. O, diba? At tapos magkukover siya sa SBN 60. Kailan ba tayo magkakasakit? Bata or matanda? Bata. O, diba? Bata. So, during old age, yun, marami tayong sakit. Tingnan mo nga yung parents natin, maraming sakit. Diba? Ano bang purpose sa healthcare? So, purpose po dito is to protect your investment. Yun talaga ang purpose dito para, kasi pag magkasakit ka, tapos wala, may investment ka, wala kang healthcare, mauubos din ang investment mo. Yun ang purpose dito. So, ang goal natin dito sa IMG is we educate people na at least makita ang kahalagahan ng healthcare. Kasi marami kasi mga Pilipino ngayon na ang alam lang is investment. Wala nang alam, hindi nila alam kung gaano ka-importante si healthcare. O, diba? So, ako din dati, nung hindi pa ako member sa IMG, ang investment lang meron ako is, ano, yung nag-invest na po ako ng mga, like, bumili pa ako ng lupa, parang ganun, mga solid investment. So, hindi ko alam na meron po palang healthcare. O, dito, doon ko nalalaman, nung nagkasakit ng papa ko, nagtanong ang hospital kung mayroon bang health card ng papa ko, eh ang problema, wala. Dimuntikan ko ng mabinta ang house and lot ko. Diba? So doon po ako na trouble sa pera. Second, dapat mayroon kang protection sa life. Life insurance. Kasi, for example, consider yourself as a money machine. Ikaw ang nag-provide sa needs ng pamilya mo. Paano kung kinuha ka ni Lord? Tapos mayroon kang dalawang anak, tatlong anak, isang asawa. Paano kung kinuha, nangyari sa'yo? Anong gusto mong iiwan sa pamilya mo? Malaking pera or malaking utang? Of course, gusto natin malaking pera. E paano kung hindi ka bumili ng insurance? Anong iiwan mo? Mag-iwan ka ng malaking utang. Kaya dito sa IMG, tama talaga itunuturo natin dito. Ang purpose po ng life insurance, para kung sakali kunin ka ni Lord, ngayon, tawagin ka niya, mayroon kang enough money, let's say mayroon kang 5 million insurance na binili ngayon, yan ang iiwan mo sa family mo. So kaya tanungin mo sarili mo, do you love your family? If you love your family, buy insurance. Kasi yun ang mag-protect sa pamilya mo in case of sudden death. Just in case kunin ka ni Lord. So next, dapat ma-eliminate ang utang mo. Eliminate debts. Kung may utang ka ngayon, bayaran mo, tapos huwag ka na mangutang. Then create emergency fund. How much emergency fund is enough? At para saan bang emergency fund? Of course, for emergency. Katulad ngayon, may pandemic. Hindi natin alam kung kailan na matapos ang pandemic. Di ba? Kaya ang tinuturo natin dito, kailangan mo lang mag-set aside 3 to 6 months of your salary. For example, ang income mo is 20,000. Like me before, when I was employed in DepEd, hindi ko alam na kailangan mo po palang mag-save ng 60 to 100,000 doon sa ATM ko. So, hindi ko kasi alam na mayroon po palang ganito. So, maganda talaga tinuturo ni IMG. So, ngayon, yun talaga dapat. Mayroon kang emergency fund. Kasi pag wala kang emergency fund, nagka-emergency, anong gagawin mo? Ang meron ka lang is investment. So, yung investment mo, maibinta mo siya pag nag-emergency. Kasi sa lahat ng bagay na hindi mo pwedeng tanggihan is emergency. Pwede mo tanggihan ang gutom. Yung sikmura mo, nagugutom ka, pwede mo tanggihan yan. Pero pag nag-emergency, kahit wala ka bang pera, kailangan mo talagang pupunta sa hospital. Lalabas talagang perang yan.
Diba? So dapat ngayon, mag-prepare ka na. And the last year is the investment. So kung magkamali ka dito sa pag-build up sa solid financial condition mo, lahat ng pinaghirapan mo, ubos. Mauubos yan. Kung ayaw mong maniwala sa akin, okay lang din yan. Subukan mo magkasakit. Tapos hindi ka kumuha ng healthcare, mauubos talaga yung healthcare o yung investment mo. Marami akong kilala, nakikita, mayaman nung pumasok sa ospital, paglabas, mahirap. Hindi lang isa, marami. Kaya natuto na po ako dito. Parents ko, ang papa ko, na-stroke 3 beses. Sino nagbabayad sa ospital? Ang mga anak niya. O, di ba? Nag-chip in ang mga anak niya para mabayaran ng ospital. Kasi walang healthcare. So, bahay at lupa niya, nabinta rin. Mabuti lang, meron po akong bahay. Di ba? So, dapat, alam mo talaga ang priority kung saan ka magsimula. Again, from the bottom going up. Ano bang advantage dito sa IMG if you are a member? Kung gusto mong build ng solid financial foundation, IMG will help us. Ang kagandahan, pwede mong i-bypass ang mga middlemen. Sino ba yung mga middlemen? Yung mga agent. Sila po yung mga middlemen mo. So if ikaw to, gamitin mo yung membership benefits mo sa IMG, mag-invest ka sa investments, mutual funds, sa mag-invest ka sa insurance, sa healthcare, sa real estate, tatanggalin yung middlemen, of course, you can enjoy discounts. Malaki ang magiging discount mo dito. Another, ito pinakamaganda kasi we educate here, natuto tayo, so you become your own money manager. Outside IMG, kung ikaw to, gusto ko mag-invest dito sa Sun Life, pwede ka bang makadiritso dito? Hindi, kasi dumaan ka pa sa broker or agent or banko. So bank, agent, broker will earn commissions. Subukan mong mamasyal sa SM, mayroong mga agent doon. So, tanungin ka lang kung mayroon ka bang ATM. Pag binigay mo ATM mo, kinabukasan, may charge na yung pera mo. Mayroon ka na palang plan. Kasi, sila po yung mga agent. So, of course, babayaran mo. Diba? So, napakasimple lang. So, bakit maraming member ng IMG? Because of the benefits. So, we have one-stop shop. O, diba? May mga healthcare agent. May mga insurance agent. May mga investment agent din. May mga real estate agent din, general insurance. Maraming agent. But if you are members IMG, tanggalin yung mga agent nila. Kaya nung nag-share po ako sa kaibigan ko, sabi niya, Dres, bakit malaki ang discount sa IMG member? Kasi yung commission ni agent, yung tinanggal, yung commission ni agent, yun ang nagiging discount mo. O diba? Napakaganda. So, ito pinakamaganda rin. Lifetime ang pagiging member mo sa IMG. And you can use the membership benefits lifetime. So, we are in the membership revolution. Ngayon, maraming mga nagmi-member ng mga like, ano ba yun? Mga Palawan Pool Shop. Maraming member doon. May member sa SM at SM Adventist Card. May mga nagmi-member din sa church. May mga church, di ba? Mga nagmi-member. Bakit? Ano bang purpose mo doon? Para magamit nila yung mga benefits. The same yan dito sa IMG. Mayroon tayong 35 benefits. O ito, gusto kang magiging money manager? Pasahin mo tong libro na to 10 times, 100 times. Di ba magiging money manager ka? Paulit-ulit, napakasimple lang yan. The secret to saving and building your future. Dito mo malalaman kung paano ka magiging wealthy. Di ba? Isa lang yan sa mga benefits. Marami pa. Yan, may workshop tayong libre. Di ba? So, na-discuss ko na ito kanina sa membership benefits, ang membership orientation. Partner natin si Palawan Pool Shop, ang daaping benefits. No, tingnan mo, 28. Mayroon pa tayong 31, auto program. Yan, up to 35. Super dami. Alam mo ba ang pinakagusto ko dito? Ito, rewards. Be in the financial industry, you own a business. Oh, mayroon tayong career dito. So, that before, when I was employed sa DepEd, I have my deep end career. But in IMG, of course, as a financial educator, edi I have my IMG career. So ang kagandahan, you own a business. Pwede ka magnegosyo in the financial industry. So ang gagawin mo lang dito, aralin mo lang siya. Have a coach, attend ka na meeting on your time. And you help a lot of families. The more you help, the more you earn. And the more you earn, of course, you become debt free.
Simple, makatravel ka pa. Of course, no, in my 2 years, almost 7 years na dito sa IMG, I was able to travel 10 countries. Kasi IMG, mag-conduct na ang conventions. 3 times a year, nagkasakay po ako ng cruise ship. Super ganda. So dito po talaga ako na amazed. Sabi ko, thankful, no? Super thankful po, forever grateful po ako sa nag-invite dito. Bakit may mga nag-member dito sa Isim Advantage Card? Anong purpose po nila? Para maka-discount. Anong purpose po dito kung mag-member ka sa Robinson Rewards, Value Cards, Petron, o diba? Para maka-discount. Yung nag-member ka nga dyan, napaka isang, ano lang, ubusin mo yung pera dito. Dito sa MJ, 35 benefits. Super dami, kahit isang benefit lang din, lang dyan, ang gusto mo. Gusto ko matuto mutual fund, gusto mag-invest mutual fund, mag-member ka ng IMG. Unlimited na investment mo sa mutual fund. May coaching ka pa. Libre. Iwan ko lang kung hindi ka mag-member dito sa IMG. Hindi ko alam kung anong gusto mo. Diba? How to start? Very simple. Become a lifetime IMG member. Mayroon kang card. So ito po, Juan de la Cruz. Mga diba? Ask the person invited you. Magtanong ka lang para guide ka. Kasi ang membership fee natin sa local, mayroon tayong local membership fee, mayroon din tayong international membership fee. So, depende yan kung saan kang lugar ngayon. Anong country ka. Alright? So, ask the person who invited you. Pagkatapos mo magbayad ng membership fee, bibigyan ni IMG ng sariling account para makapasok ka dito sa portal mo. Oh, so, this is my portal. So, ito po, makikita mo siya. Pangalan ko yan. And then, makita mo rin dito sa resources. Okay, so this is my investment Solidibo. Tingnan mo. So sa dashboard, mayroon kang makikitang dashboard. So if you want to invest in mutual funds dito sa Solidibo, ito na, ikaw na mag-invest, mag-manage dito, wala nang ibang tao. O di ba? Ito kagandahan dito, ikaw na mag-review mo lang yung ang portal na yan. And then you can add anytime. Di ba? Very super galing. Super ganda. No, marami mga benefit dito. Marami talaga. Okay, so mamili ka lang, no? Super dami. Libre ka ng 2 frames sa eyeglass. No? Ito po yung mga benefits kanina. Okay? Libre ka pa sa consultation dito sa Kaiser Medical Center. Okay, so ang mga offices natin, marami, no? Sa GY, sa King's Court, sa Makati, sa World Center, mayroon tayo sa Europe, sa Hong Kong, na super dami. So kaya ang goal natin na 30 million by 2030, ma-achieve at ma-hit talaga namin yan. No? Makuha talaga namin and we are very positive of that. So ngayon, kung sumali ka sa amin, isa ka sa matulungan ni IMG. Kung sawa ka na sa kahirapan, sumali ka sa campaign po namin para mag-guide ka at matulungan ka ng IMG. Kasi ako, natulungan na din ako before. So 6 years na po ako dito. Nag-resign sa DepEd after 5 years ko na ginawa, nagiging financial literacy campaigner pa ako dito. So, iniwan ko ang pagiging empleyado. Kasi, pagiging empleyado, for me, it's a waste of time. Nagtrabaho po ako, hindi sa pangarap ko, pangarap sa ibang tao. Diba? Ikaw, ano bang purpose mo kung bakit nagtrabaho? Para ba sa pangarap mo or para sa pangarap ng boss mo? So, pag gusto mong magtrabaho ka para sa pangarap mo, sumali ka sa financial literacy campaign po namin para matulungan ka. Sino ba yung mga member ng IMG? Meron tayong mga uniform personnel, may mga police officer, may mga sundalo tayo, may mga Navy. May mga teachers din tayo, kasama natin. Okay? Then, mayroon dito yung mga OFW. So, ibig sabihin, from all walks of life, may mga seafarer, may mga millennials din tayo, no? Mga katulad ko sila, kaedad ko lang sila, millennials. Kaya mayroon tayong grupo dito, mga community observers and investors. So sumali ka sa amin para mas mahawa ka na ikaw rin, magkaroon ka rin ng investment. Hindi katulad ng kaibigan natin na ang yayain ka na mag-picnic, hindi maubos yung pera mo, at the end of the day, ubos ang pera mo. Dito sa IMG, anong encouragement dito? I-encourage ka na mag-save ka, mag-invest para pag tumanda ka, may pera ka. O, napakaganda community yan. O, diba? Saan ka makahanap ng kampaning ganyan? Dito lang sa IMG. Yung mga millennials na mga investor. Mga kaedad ko sila.
Okay, so short journey. Nasa deep end po ako before. Sila po yung mga kasama ko. But after 4 years na ginawa akong IMG, I was able to help 100 people in 90 days. Kaya I was recognized as Green Jacket. 2017 po ito, doon sa Hong Kong po ako na-recognize dito. So yun, nagsishare po ako. That's one of my greatest achievement here in the IMG. Alright, so nakapunta po ako sa Singapore, sa business center. Ito, malaking realizations ko dito kay ma'am. Yan, napakalaki kasi. Alam mo ba kung bakit? Laking pasalamat talaga ko talaga sa taong nag-invite sa akin. Kasi kung matanda na po ako nakita ni IMG, ganito na sana, di ba? Ito si ma'am, ano siya, 16 years old. Hindi gusto niya mag-member ng IMG because she wants to travel. Diba? Retired teacher kasi si ma'am. So, for me, parang kung ganito ang edad ko, hindi na po ako mag-travel kasi napaka sakit sa tuhod na yan. Diba? So, dapat ikaw rin, enjoy your life. So, travel ko yan, no? Ako lang mag-isa, Great Old China. No? Marami po kami. Pero, picture yan, diba? Sa Malaysia. So, grabe ang travel, no? Ito, isa sa mga hindi ko talaga makalimutan. Quantum of the Seas. Dito ko na-realize kung gaano kasarap ang isang mayaman. Kahit anong gusto mo, pwede mong gawin. Gusto kang tumulong, makatulong ka kasi may pera ka. Gusto kang mag-enjoy, sumakay ka ng cruise ship, pwede mong gawin. Mag-travel, unlimited, pwede mong gawin kasi may pera ka. Pero kung wala kang pera kasi mahirap pa, napakahirap ang buhay ng mahirap. Kaya guys, kung sawa ka na sa kahirapan, decide, change what you do. Kasi hindi ka mag-expect na may pagbabago sa buhay mo kung ang ginawa mo 5 years ago, ganun din ang gagawin mo bukas. You cannot expect change if you don't change. Paano ka magiging may pagbabago kung ang ginawa mo the same? Walang pagbabago. You do exactly the same thing. If you want change, then baguhin mo yung strategy mo. So to end, sabi ni Bill Gates, if you are born poor, it's not your mistake. But if you die poor, it's your mistake. Okay, so dapat may pagbabago talaga. Para hindi po tayo mamatay na mahirap. Kasi ang buhay ng mahirap, napakahirap. Okay, so these are the banks, no? Pwede mong ibang transfer dito. Pwede kang magbayad through Palawan Express. So depende na yan sa'yo. No, bank transfer, Pimaya, pwede ka rin magbayad through PayPal or credit card. So, depende na yan sa'yo. Okay, so huwag mong sayangin ang oras. Time is non-refundable. No? Kasi bukas, matanda ka na, mag-retire ka na, sayang talaga ang time mo. Sabi dito, financial independence is not only a dream, it's a decision. So, sumali ka sa amin, join now. Walang mawawala sa iyo. So, panalo tayo dito. Actually, hindi ang IMG ang kailangan natin. Tayo ang nangailangan ni IMG. So, join now. Sumali ka sa financial literacy campaign po namin para may pagbabago din sa buhay mo, katulad ko. Okay, so I hope may natutunan po tayo this evening. So, again, this is my name, Andres Ripalda. Pwede mo akong i-contact dito sa number ko. Pwede mo rin akong i-message dito. So, sa Facebook Messenger. So, IMG is building your future. I hope magiging part ka na dito ni IMG. Pwede mo i-visit ang mutual fund page ko, Facebook page ko, Mutual Funds for Philippine Investors. Pwede mo rin i-share yan. Pwede mo rin i-visit yan, no? Para makita din sa mga kaibigan mo. Okay, so, thank you very much. See you in the next class, and to God be all the glory.